So yun, welcome back to my YouTube channel mga kaburga. So yun, sasabihin ko na nga pala mga kalapatids kung sino muna yung nag-sponsor dito mga kalapatids sa atin loob. Mga kalapatids, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kalapatids, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung naubos ko mga kalapatids sa pinagawa natin loob, at kung sino kalapatids yung nag-sponsor sa atin mga kalapatids dito sa pinagawa natin loob, at kung ano yung mga sukat nito mga kalapatids. Kung gusto nyo malaman at makita at mapanood to, so ano pa hinihintay nyo? Let's go! So yun, welcome back to my YouTube channel mga kaburga. So yun, sasabihin ko na nga pala mga kalapatids kung sino muna yung nag-sponsor dito mga kalapatids sa atin loob. So magpapasalamat muna tayo unang-una kay Lord mga kalapatids. Pangalawa niyang kalapatids sa nag-sponsor sa atin, sa nagbigay sa atin ng pampagawa ng loob mga kalapatids. So walang iba mga kalapatids kundi yung kapatid ko mga kalapatids, yung ate ko. So yan, kung wala siya mga kalapatids, hindi ko mapapagawa yung ganitong loob mga kalapatids. So ayan, maraming salamat sa iyo ate sa pagbigay sa akin ng pampagawa na itong loop na to. So malaking tulong sa akin to bilang isang puncher, bilang sa isang nagkakalapate mga kalapatids. Ay sa mga newbie nga pala mga kalapatids, kung gusto nyong magpagawa ng loop o sa mga wala pang loop dyan, so ito mga kalapatids, panoorin yung video na to mga kalapatids. At sasabihin ko sa inyo kung magkano yung mauubos ko dyan, kung ano yung mga materials na ginamit natin mga kalapatids. So yun mga kalapatids, welcome back to my YouTube channel, Deepers Vlog TV. So yun mga kalapatids, sasabihin ko nga sa inyo yung mga materials na ginamit dito at yung sukat mga kalapatids, kung, at saka kung ano yung design nito mga kalapatids. Unahin natin mga kalapatids, itong materials na ginamit. So gumamit yung gumawa sa loop natin mga kalapatids ng steel matting at saka 10mm na bakal mga kalapatids. So yung mga tubo na yan mga kalapatids, kung nakikita nyo sa akin din galing yan, mahal yung mga tubo sa poso mga kalapatids. So nabitin nga kasi yung ano natin dito, yung taas natin kalapatids, and dito sana mga kalapatids nakalagay yan sa ano na yan, dyan sana nakaharap sa gawin na yan kalapatids. Pero nabitin nga yung ano natin, yung loob natin, yung taas ng loob natin, dahil nga sa kadahilanan nga kalapatids na doon nga ginawa yung loob natin sa nagwe-welding kay tropang Pipoy. Kaya hindi niya rin naisukot dito mga kalapatids, hindi rin sumakto dito. Sa ayun, mapayo ko lang sa inyo mga kalapatids sa mga gusto magpagawa ng loob. So magpapagawa kayo ng loob mga kalapatids, kilalanin niyo din muna mga kalapatids yung gagawa, yung magwe-welding, at yung location nyo kung saan mga kalapatids, kung saan nyo itatayo. Nang sa ganun, dun na lang din siya gumawa. Para sa ganun mga kalapatids, masukat din yung location at maano nyo rin yung taas, matansya nyo din mga kalapatids. So simpleng design lang din yung pinagawa natin dito kalapatids. Eto lang din yung ano nyo kalapatids, yung pinto nya, nandito lang din sa harap. So ayan, nakikita nyo kalapatids. So ito yung pinto niya. So pwede pa tayo magpagawa dito mga kalapatids na ganyan. Hindi pa kasi tapos yan eh. Totally hindi pa talaga tapos yung alop natin na yan. Nabala ko kasi dyan kalapatids, itaas pa ng mga kalahati kalapatids, tsaka kulubin na yan. Nang sa ganun nabubiewing din yung mga ibon natin. So dapat din dito kalapatids, usapan kasi namin din dito sa loob natin is double door. Kaso nga lang kalapatids, doon nga ginawa yung loob natin sa Pag-asa, dito sa tropa din natin. Kaya hindi rin natin masyado natutukan dahil nga busy rin tayo kahit pa paano mga kalapatids. So ayun ang nangyari sa loob natin. One door lang siya, miss na double door mga kalapatids. So yung design ni X-Machina sana gagayahin natin dito. So problema mga kalapatids, sabi ko nga sa inyo, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan kasi
pag nagpagawa tayo sa mga newbie yan, obligado dito sa location nyo, Makalapatids, sa pagtatayuan nyo ng sa ganon. Makita nyo rin yung gagawin para sa ganon, Makalapatids. Halimbawa, may mali silang ginawa, di ba? Pwede natin sabihin sa kanila hindi ganyan. Yung design na gusto natin ay masusunod, Makalapatids. Ayun ang payo natin kung magpapagawa tayo ng loob. So dito naman tayo sa sukat, mga Kalapatids, ng ating loob. So yung Kalapatids, sa sukat naman tayo ng ating loob. So ang sukat nito, mula dito hanggang dito sa dulo, mga Kalapatids. Sa harap na to, mga Kalapatids, ng loob natin, ha. Ayan, sa harap ng loob natin. Sukat, Kalapatids, yan 4 feet mula doon sa dulo, mga Kalapatids, mula dito. So yung gilid natin, Kalapatids, is 3.5. Ayan, mula dito, mga Kalapatids, hanggang doon sa dulo. So dito naman tayo, mga Kalapatids, sa taas ng loob natin. So mula dito hanggang doon sa taas, mga Kalapatids, is 6 feet yan. Pero patong tubo na pinagawa din natin, mga Kalapatids, saka dito sa simento nilagay natin. Almost ano, mga Kalapatids, yan nasa 13 feet siguro, nasa ganon, o 12 feet yung taas ng loob natin. So ayan, ayan sa mga newbie, mga Kalapatids, kung gusto nyong magpagawa, tansyahin nyo din yung sukat ng inyong loob. Ito, possible dito na kasi na ibon natin, mga Kalapatids, is nasa 20 capacity. 20 ibon ang magkakasya dito, mga Kalapatids, sa loob natin na to. So kung malalagyan pa natin dito, mga Kalapatids, kasi yan 16 na, kung malalagyan natin dito halos 20 mahigit ang mailalagay natin mga ibon dito na pliers. So yan, mga Kalapatids, nasabi ko na din sa inyo yung luwang saka yung capacity ng ibon natin. So may sasabihin nga pala ako sa inyo, mga Kalapatids. So ayan, sa mga solid supporter natin, mga Kalapatids, magpapa give birth tayo sa inyo, mga Kalapatids. So tignan muna natin yung mga ipagigive birth natin ng mga Kalapatids, mga Kalapatids. So bago ako sabihin yung presyo, mga Kalapatids, ng pagpapagawa natin dito sa loob natin na to, so papakita ko muna sa inyo, mga Kalapatids, yung gift bird natin sa mga solid supporter natin. Ito, Kalapatids, pisa na siya. Ayan, oh, pisa na yung ibon natin na to, mga Kalapatids, yung itlog natin na nakasalang dito. So sabihin ko na lang, Kalapatids, palakihin muna natin siya para sa ganun hindi na rin kayo mahirapan subuan. O baka ibigay ko na din sa inyo, nagtumutuka na nang sa ganun, wala na kayong maging problema. So yung mga Kalapatids, pagkain na lang at saka mga vitamins na ibibigay natin sa YB natin. So ito, mga Kalapatids, ibibigay natin to sa mga solid supporter natin. So hindi lang yung mga Kalapatids, madami tayong pag-ibird ngayon. So abangan nyo lang, mga Kalapatids, at sabihin ko yung mechanics ng kung paano natin makukuha yung parapol natin ibon, mga Kalapatids. So ito, Kalapatids, meron din papisayan. So sa hindi nakakalam, Kalapatids, ito yung dating asawa ni ano, ni Red Mads. Ayan, panoorin nyo yung video niya, Kalapatids. Ayan yung asawa niya, ipinaris natin na ngayon itong, mga Kalapatids, yung galing kay paring Jeffrey, yung pinahiram sa atin yung yung mga anak at nagpost nga dito sa South, mga Kalapatids. So ito naman yung anak niya, Kalapatids. So ayan, mga Kalapatids, yung anak ni Red Mad. So 4 months old, mga Kalapatids. Agis natin siya ng Bangbang Neva Biskaya nung fundraise dito sa NERPA. So ito din, mga Kalapatids, na binreader ko na rin tong Taiwan bird na galing kay Jerwin Miranda. Yung nanay niya, mga Kalapatids, is tagpos nga siya ng MacArthur. Then cross siya sa Taiwan bird. So yung unang anak niya, mga Kalapatids, is paparapol din natin siya. So ang mechanics lang natin, mga Kalapatids, kailangan naka-subscribe kayo sa channel natin at naka-follow din kayo dito sa Facebook page natin. Nang sa ganun,
ay makakuha nyo yung pag-i-bird natin sa inyong mga ibon. So titignan ko lang mga kalapatid kung solid supporter kayo. So ang gagawin nyo lang is share yung video natin at i-like. So mag-comment na din kayo mga kalapatid sa mga video natin ilalabas. Nang sa ganun, pag nagparapol tayo, baka kayo mga kalapatid yung maswerteng manalo sa parapol natin na ibon. So yun mga kalapatid, balik tayo sa loop natin. Oh yun, muling nagbabalik na naman kami. So ito na mga kalapatids, welcome back to my YouTube channel. Sasabihin na nga pala natin kung magkano yung naubos natin dito sa pinagawa natin loop. So yun mga kalapatids, pera tong box perch dahil kami gumawa dito ni Chucky diyan sa box perch na yung mga kalapatids. So dito lang sa loop na to mga kalapatids, ang naubos ko dito mga kalapatids kasama na labor mga kalapatids is 5k. Lahat-lahat na yan kalapatid, sa sukat niya, sa materyales, sa pagpapagawa. So ayan, 5k lang ang naubos natin dyan mga kalapatid. So hindi pa tapos to mga kalapatid. Ito nga pala kalapatid, di rin kasama yan, pera pa yan. Pero nakabali ano yung mga kalapatid, umabot din ng kulang 500 din yan, sabihin na natin 450 sa siya ay semento kasi binili natin siya dyan sa mga lata na yan mga kalapatids. So dito naman siguro sabihin natin mga 500. So wala pa siyang pintura mga kalapatids. So kung finish na sa kalapatids siguro at tapos na lahat, baka gumastos pa tayo dito ng mga halagang 1.5 kasama na yung pintura mga kalapatids dyan. So siya dito po abala ko kasi dyan kalapatids ay paggawa din yan. So papatak din siguro ng mga 7.5 lahat-lahat mga kalapatids. So di pera pa kalapatids nyo pag inaayos pa natin siya. So kung lalagpas natin siya doon kalapatids hanggang gilid nga na yun, so malaki din magagastos natin dyan. So abangan lang din tayo. Ayun, supportahan nyo nga pala kalapatids yung channel natin. So huwag nyo kalimutan share, like, subscribe, i-click na rin notification bell na lagi kayo update sa mga video ilalabas natin. So yung mga kalapatids, abang lang kayo sa mga parapol nga natin na ibon, na mga YB. So baka kayo pala rin. So ang mechanics lang ng mga kalapatids, i-share nyo lang yung video at i-like nyo mga kalapatids. Mag-comment na rin kayo mga kalapatids, nang sa ganun, baka kayo ang pala rin mga kalapatids sa ating parapol na gift bird. So paano mga kalapatids, dito ko lang natapusin yung vlog natin ngayong araw ha. Okay na mga kalapatids ito ha. Bye!